So, ayan na guys, wala na siyang error. Hindi na nagbiblink yung dalawang orange niya. So, okay na. So, ayan guys, ano, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Epson L3210. Ang problema ng may-ari dito ay hindi daw siya makapag-print kapag i-on niya. May blinking error, sabay yung pagbiblink ng kulay orange na dito sa indicator ng ink at saka sa indicator ng paper. So, iti-check natin ngayon para makita ninyo yung kung anong sitwasyon ng mga ng blinking error niya. So, i-on ko lang muna, guys. Power on. So, ayun kagad lumabas yung blinking error niya. Observe muna natin kasi gumagalaw pa yung head niya ni. Ayun. Kung mapapansin niyo guys, itong power button naka-steady lang siya ng ilaw. Then itong mga indicator niya sa ink at saka sa paper niya na kulay orange ay nagbi-blink ng sabay. Kapag ganito, guys, palatandaan ito, kapag yung nagbi-blink lang yung kulay orange na dalawa, then naka-steady ng ilaw itong power button, ibig sabihin, reset yung ganitong problema. Pero kapag itong power button sumasabay din ng pagbi-blink sa dalawang orange na ito, mechanical error na yung problema. So, ngayon, iti-check natin sa adjustment program natin kung reset na ba talaga. So, first, i-connect muna natin yung cord niya sa unit natin. Kaya sa desktop or sa laptop na gagamitin natin. So, sa akin, i-connect ko na. Yan. Then, punta tayo ngayon dito sa monitor ko. Okay, guys. Dito na tayo sa desktop natin. Ang una natin pupuntahan, huwag muna natin i-open yung adjustment program natin or yung resetter natin kasi posibleng i-delete siya ng Windows Defender natin or kung anumang antivirus meron tayo. First, punta tayo dito sa lower right side. I-click natin yan, yung icon dyan. Then, makikita ninyo itong mukhang Vanguard ba ito o Shield. I-click ninyo yan. Then, pagka-click ninyo, ito yung Virus and Threat Protection. I-click din ninyo yan. Then, punta kayo dito sa Manage Settings. Kung mapapansin ninyo sa akin, naka-off na. Ito ay laging naka-on by default. So, i-off natin yan. Naka-off yan. Naka-off. Naka-off din. Pero kanina ay naka-on lahat yan. In-off ko lang, guys, kasi sa screen recorder ko, hindi gagana kapag biglang may changes dito sa admin. So, in-off ko muna bago ako nag-open ng itong screen recorder ko. Para hindi niya ma-block. Binablock kasi yan ng, yung screen recorder ko eh. So, ngayon, kung hindi ninyo makita dito yung icon, pwede kayong pumunta dito sa search button. I-click lang ninyo yan, then type ninyo ay Windows Defender. Mabilis lang na tutorial ito, guys. So, Windows Defender, punta tayo dito sa Windows Security. So, click natin yung Windows Security. Oh, same as, ganun din yung lumabas sa, ginamit lang natin dito yung icon. Oh, ito rin yun siya. Same process lang rin guys, sa Virus and Threat Protection, then Manage Settings of Real Protection, Cloud Delivery Protection. So, okay na yan. Na-close na natin lahat yung Windows Defender. Sa akin kasi Windows Defender lang, hindi na ako nag-install dito sa desktop ko ng second layer protection like SMADAV or Avast na yan kasi dito po sa Windows Defender, tiwala na ako dyan. Kapag may SMADAV kayo or Avast kayo, halimbawa, i-turn off din ninyo yon. So, o kaya yung may mga, kahit mga USB disk security lang, i-right-click lang ninyo dito guys. Halimbawa, ito yung icon. I-right-click lang ninyo yan. Then, may makikita kayong exit. I-click ninyo yung exit, then turn off na yon. So, okay na na block na natin or na off na natin yung mga second layer protection or mga antivirus or yung Windows Defender natin. Proceed na tayo sa resetter natin. Pupunta tayo sa resetter kung saan nakasave sa desktop natin. Sa akin dito guys, bali, esensya na guys, i-blurred ko lang yung mga files dito for privacy. Ito lang ililinawan ko yung kung saan nakasave yan. Ito, Epson Printer Resetter. Ito sa akin, guys. So, hanapin ko dito.
ito. I-open ko, then ito hindi na natin i-extract kasi na-extract ko na. Then makikita ninyo itong adjustment program. Ibig sabihin ito yung application, na ito yung mismong resetter. Then click ko itong adjustment program. Then ito yung lalabas kapag na-click natin yung adjustment program, yung Epson. Itong model niya, not selected pa kasi mayroong 4 models dito. So paano natin lalagyan niya ng iba't ibang model? Then i-click natin itong select. Yan. Then sa model name, click natin yung drop down button. So ayan, pipili natin yung L3210 dahil L3210 yung error reset natin. Dito tayo sa ito, ayan, click natin yan. Then auto selection. I-click natin yan kasi may mga pagkakataon na may mga nagtatanong sa akin na na-iset na rin daw nila yung model name nila pero nag-e-error. Dito na nagkakatalo guys sa port. I-click ninyo itong port, then mayroon ditong iba't ibang USB port type. So hanapin ninyo kung saan nakalagay ngayon yung cord ng printer. Dito yan siya, itong makikita ninyo yung USB 014. May open and close parenthesis 3210 series. So, siya lang rin ang naiiba dyan, guys. Kaya hindi kayo malilito kung saan dyan yung pipiliin ninyo. So, ito yan siya. Siya lang yung kakaiba dyan. At nakalagay model niya. Then, i-click natin yan siya. Ayan na yung lalabas, USB L3210 series. Then, after nyan, i-click natin, guys, yung okay. So, medyo mabilis pa, guys. Pwede lang naman ninyo balikan kapag medyo nabibilisan kayo. Pero, napaka-basic lang rin to. Hindi naman complicated yung explanation at saka yung process natin. Then, okay. After, yan, naiset na natin. Kung mapapansin ninyo, dito sa model, mayroon na tayong L3210 na model. Then, language, English, at saka yung port selection, guys, pinili na rin ninyo L3210 L-series. So, punta tayo ngayon dito sa particular adjustment mode. I-click natin ang particular adjustment mode. Dito, mapapansin ninyo, mayroon maraming selection dito. So, huwag kayo malilito dito. Punta tayo dito sa maintenance dito. Pero yung sa under ng maintenance, mayroong apat na choices dyan. Mayroong head cleaning, mayroong ink charge, mayroong waste ink pad counter, at saka shipping setting. So pipiliin lang natin dito ay yung waste ink pad counter kasi i-reset natin yung counter ng printer na to. So pagka-click natin yan, pipindutin natin itong okay para mag-initialize. So ito yung makikita yung counter, yung ink pad counter ng printer natin. So, mayroong tatlo dito. Mayroong main pad counter, platinum pad counter, at saka ink system pad counter. Ang gagawin lang natin, kailangan natin i-check yung mga box na yan. Ayan. So, after natin ma-check yung mga box na yan, then, i-click muna natin itong check para ma-sure natin at may pakita ko sa inyo na reset na talaga yung printer na ito. So, na-check natin yung mga maliliit na box na yan. Then, click natin itong check. Kung mapapansin ninyo, 100%. Ito, makikita ninyo sa main pad counter, ang maximum point na kayang iprint ang printer na to ay 6,346. Ito yung dami ng naprint niya. Kung mapapansin ninyo, pareho na sila ng number. Ibig sabihin, na-reach niya na yung dami ng papel na ipiprint niya. Kaya kailangan niya nang i-reset. So, ayun na, hindi na natin i-discuss ito dahil ito ay sa ink system pad counter nyo na lang yan. Pero pwede natin yan siyang i-reset. Isasama na rin natin siya sa pag-reset. Paano ito i-reset? Itong 100% na to guys, kailangan maging zero ito. Kailangan back to zero. Pati itong point na ito, sa halip na 6,348, kailangan maging zero point siya. Ayan, zero point. Then, ito hindi yan magbabago kasi ito ay, ito yung maximum na kayang i-print ng printer. Ito lang magbabago. Ito gagawin nating zero, guys. Then, itong percent, gagawin nating yung 100% na to, gagawin nating 0%. Kasi nga, 100% na na-use niya na. Para maging zero to, i-click ninyo ito. Itong mini box na yan. So, click ninyo yung box na yan. Pati ito, click din ninyo. Pati itong ink system pad counter, i-zero din natin yan siya. Then, huwag ninyong kakalimutan itong i-check, guys. Kasi kapag clinic lang agad ninyo itong initialize, hindi yan siya marireset. So, check ko na, ayan o, siguraduhin natin naka-check yan. Then, dito tayo sa initialize. Click natin yung initialize. Then, ayan yung makikita ninyo. Sabi da, when okay button is click, counter will be initialized. Ayan guys. So, okay na, i-initialize na natin. So, okay ko. Then,
please turn off the printer. So ito guys, i-off ko ngayon yung printer. Then i-on ko. Kailangan natin i-reboot yung printer para mag-effect siya. Then okay natin. The waste ink pad counter has been initialized properly. Turn off the printer and click check button to check the waste ink pad counter. Sabi niya dito ay after natin i-reboot yung printer, kailangan i-check din natin talaga kung nag-initialize or na back to zero na natin. Panigurado yun guys. So, i-click uli natin yung mga box na yan. Then, click natin itong check uli. I-check natin kung na back to zero ba natin. Check natin na. So, ayan guys, mapapansin ninyo lahat, 0-0-0 na. So, okay na siya. Na-reset na yung counter niya. Ibig sabihin, itong 6,346, ito naman yung dami ng papel na ipiprint niya. So, medyo matagal-tagal na naman. Then, click natin itong finish. Then, pagka-click natin ang finish, okay lang natin. Finish. X na natin to. Quit. So, ayan guys, tapos na. I-check natin yung printer ngayon kung i-check natin kung may error pa. So, ito. So, ayan na guys, wala na siyang error. Hindi na nang biblink yung dalawang orange niya. So, okay na.